Magandang araw mga katiits, welcome back sa ating channel. Sa video ito ay pag-uusapan natin ang corresponding degrees sa isang clock face. Ito ay isang drawing ng orasan or clock. Ito ay karaniwang ginagamit sa treasure map. Itong mga numbers na ito ay may corresponding degrees. Pero bago ang lahat, nais ko munang magpasalamat sa mga sumusuporta at sumusubaybay sa channel ko. Maraming salamat sa inyo. At sa mga bago palang bumisita sa channel ko, hinihikayat ko kayong mag-subscribe upang mapanood nyo ang mga bagong uploads na videos ko. At shout out muna ako sa mga katiis natin dyan. Shout out kay Ferry Dilian, Narciso Jose from Isabela, Master Joem Gaming from Lanao del Norte, Apu Hukay Vlog from Northern Luzon. Shout out rin kay Ko Vlogs, Kit Gloria Rodilo TV, at sa lahat ng mga treasure hunter sa buong Pilipinas. Shout out sa inyo. Okay, pag-uusapan natin ngayon ang clock face o orasan at ang mga corresponding degrees nito. Itong clock face ay makikita natin ito sa treasure map. Gaya kung nakikita nyo yung history channel na nag-operate sila sa Northern Luzon, ay may hawak-hawak silang mapa at mayroon itong clock face. Yan, ito ay may corresponding degrees. Okay, simulan natin dito sa 12. Siguro tayong lahat, halos lahat tayo ay marunong tayong bumasa ng oras or marunong tayong gumamit ng relos. Ito ay 12, 12:30, 1, 1:30, 2, 2:30, 3:30, 4, 4:30, 5, 5:30, 6, 6:30, 7, 7:30, 8, 8:30, 9, 9:30, 10, 10, 10, 10:30, 11, 11:30, 12. Ito, try ko itong explain yung mga corresponding degrees niya sa mga numbers dito. Okay, simula natin dito sa 12. Ang 12 ay north or 360 degrees. 360 degrees. Para makita nyo na malapitan. Itong 12:30 is ito, yes, 12:30. Itong 1 is nasa 30 degrees. So itong 12:30 ay nasa 15 degrees. Itong 3, itong 1:30 is nasa 45 degrees. 45 degrees northeast. Itong 2 is nasa 60 degrees. Itong 2:30 is nasa 75 degrees. At ang 3 ay nasa 90 degrees. Dito, ito yung sakop ng northeast. Ito yung northeast. Kasi ito yung north, 360 degrees. At saka yung 90 degrees is east. Okay, proceed tayo. Ito sa 330, ang corresponding degrees nito is 105 degrees.
105. Tapos sa 4 o'clock is 120 degrees. 4:30, 135 degrees. 5 is 150. 5:30 is 165 degrees. Tapos itong 6 is 180 degrees. Ito yung south. 180 or 6 o'clock. Ito yung nasa southeast. 135 degrees southeast. Yan. Kapag sabihin natin 4:30, so it means 135 degrees southeast. Okay, proceed na naman tayo dito. Sa 6:30 is nasa 195 degrees. 7 is 210. 7:30 is 225 degrees. 8 o'clock is nasa 240 degrees. 8:30 is 265 degrees. 9 o'clock is nasa 270 degrees. So ito yung west. Ito yung west, 270 degrees. Or ito yung southwest, 225 degrees southwest. Dito sa northeast is 45 degrees. Tapos dito sa 9:30 is 285 degrees. 10 is 300 degrees. 10:30 is 315 degrees. 11 is 11:30. 11 is 345 degrees. 11 is 330 degrees. At saka 11:30 is 345 degrees. Yan. Ito yung northwest. Northwest 315 degrees. Yan. Ito yung mga corresponding degrees niya sa clock face. Kapag sinabi nating alas 12, ito ay tumutukoy sa north, which is 360 degrees. Kapag namang sinabi nating alas 3, ito ay 90 degrees, which is east. Alas 6 is 180 degrees south. Alas 9 is 270 degrees west. Yan, ito yung mga 4 cardinals, 4 primary cardinal directions, which is north, south, east, at saka west. Bigyan natin ito ng example sa isang treasure site gamit ang clock face. Itong clock face ay mahalaga ito, lalong-lalo na sa may mga hawak na mapa. Dahil makikita natin ito sa bandang itaas ng mapa na meron itong nakasulat na ganito. Okay, try natin itong i-apply sa isang treasure site. Okay, halimbawa meron kang mapa. Meron ka ito, nagsisilbi itong mapa. Meron ditong clock face na ito yung nakasulat sa clock face. Pagpalagay natin 12, tapos 3 at saka 6. Ito yung kanyang long hand, short hand. Pagpalagay natin ganyan, ito yung nakasulat sa kanya sa mapa. Tapos dito sa treasure map mo,
meron itong kahoy. Tapos meron itong bato. Ito ay example lamang. Pagpalagay lang natin dito. Ito ng bato. Dito is meron ding bato. Tapos is dito meron ding kahoy. So ito yung nakasulat sa mapa na hinawakan mo. So ito meron din itong kahoy dito. Tapos dito bundok. Ayan. Sapa. Ito example lamang, ha. Example lang ito. Sapa or click. Dahil sa clock face na ito, ito is matutukoy natin kung ano nga bang direction ang ang dapat nating tatahakin. So ito, itong kahoy na ito is ito yung magsisilbi nating center. Tatayo tayo dito. Dahil 12 is corresponding north. So po, hanap tayo sa papuntang north direction dito. At itong 6 is corresponding south. Dito tayo maghahanap sa south. Tapos itong 3 is papuntang east dito. So ito yung north, south at saka east. So ito is hindi ito guaranteed na dito yung dig spot, kasi possible ito ay luck lamang, at possible din na dito yung dig spot. Magdipindi pa rin ito sa mga coordinate marker. Pero sa nakikita ko sa mga clock face is meron itong mga guhit, kaya na nakikita nyo sa screen is meron itong mga guhit dito sa baba. Dito ito ay nag-i-indicate ng distances, at bawat guhit is 1 meter. For example, dito sa 12 is meron kang nakikitang 5 guhit sa mapa. So papuntang north 5 meters. So pagpalagay natin mula dito sa kahoy na ito papuntang north is dito is 10. So dito yung center nila 5 meters. So ito yung possible dig spot. Ganito din sa east, halimbawa meron itong 7 na guhit, so 7 meters. Tapos pagpunta mo sa S, 7 meters is tumama dito sa bato. Ito yung 7 meters. So ito, under nito is ang possible dig spot. Yan. Ito ay importante mahanap natin yung center. Yung center na tinutukoy dito. Kasi dyan tayo mag-base for directions. Yung center. Kasi kapag dito ito yung gamitin natin yung center is mawawala tayo. Wala tayong makikita sa north. Sa east meron ito. Tapos sa south wala. So possible mas maganda na mahanap natin yung center. Okay, hanggang dito na lang mga katiits, at maraming salamat sa panonood. At I hope meron kayong natutunan kahit konti. At laging tandaan, never stop dreaming. Never stop exploring, never stop learning. God bless us.